Executive Assistant po ng Manila International Airport Authority, si Attorney Chris Bendijo. Alamin po natin ha, kung meron po mga ilang mga flights palabas at papasok po ng bansa na apektado nga po nitong bagyo. Magandang gabi po sa'yo, Attorney Chris. Si Tony at Casey po ito. Sir Tony, Casey, magandang gabi po. Opo. Sa kasalukuyan po ba, meron pa rin po ba mga flight cancellations o mga na-divert na mga flight? As of 5 o'clock this afternoon po, no, we have a total of 33 cancellations already, no. This affects close to 3,000 passengers, but ang kagandahan po kagabi, dahil nga po sa sama ng panahon, minabuti po ng ating general manager na si Eric Ines na mag-reach out sa mga airlines, na agahan po yung pag-aabiso sa ating mga pasahero, okay, patungkol sa mga flight cancellations. Kung kaya po, kanina po sa ating paliparan, kaunti lang po yung mga pasaherong nagpunta, no, for rebooking, no, kasi baka may hinahabol silang lakad or talaga kailangan nilang makalipad sa araw na yan, no. Alright. So, kaunti lang po yung pasahero natin na na naghintay, na stranded sa ating paliparan, naghintay sa ating paliparan. At nag-deploy din po tayo ng additional na upuan sa paghahanda po sa mga ganito. Yung nga po, hindi po na-utilize lahat ng ating na-deploy dahil nga po sa early advisement ng ating mga airlines. Pero Attorney Chris, kailan nyo inaasahan na bumalik sa normal ang lipad ng ating mga pasahero? That one, ma'am, we really have to wait for the advice, no, sa ating ating mga weather experts, pati na rin po sa ating CAAP, dahil yun pong authority to determine when it will be safe for our planes to travel is determined by them, no. So we really have to wait for that advisory, and because of that, we advise our passengers to closely monitor the announcements from their airlines, yeah, para po aware na aware sila kung canceled po ba or tuloy po yung kanilang mga flight. Tapos yung mga nandyan naman po, meron ho bang sapat na pag-alalay, sapat na kalinga na ibinibigay? Konti lang naman daw yung na-stranded. Aba, kahit ba? Kahit konti lang yun. Meron ho bang libreng snacks o mga ganon? Attorney Chris? Yes po. Actually, kagabi din po, nag-remind ang ating GM, no, na nag-reach out na rin tayo sa ating Civil Aeronautics Board para po paalalahanan ng ating mga airlines sa kanilang mga obligasyon sa Passenger Bill of Rights, no, yes, kapag nadidelay ang mga flights. Ganun pa man, bago po pumasok, no, yung obligasyon ng airline patungkol sa mga delayed flights, minabuti na rin po ng ating GM na mag-deploy po ng mga food kits, no. Meron po itong bottle of water, kaunting biscuits, no, para sa ating mga passengers. At nang sa ganun, bago po umabot yung, meron po kasing threshold yan, no, kung kailan papasok yung responsibility ng airlines, kahit papano, meron naman pong magandang snack, no, ang ating mga passengers. Yung mga kagamitan naman dyan, hindi naman nasira ng bagyo, wala naman natuklap, wala namang may crack. Matibay ang bubong ng naiya ngayon, eh. Admittedly, we observed several water leaks sa terminal 2. Of course po, no, magmula pa nung dating bagyo, na monitor na po natin ito. Okay. Kumakaunti po ito, but of course it's still not acceptable na may ganito tayong mga water leaks. Saan terminal po yung leak? Saan terminal po? Terminal 2 po. Terminal 2. Kasama 'yan sa ano, 'di ba? Kasama sa ba 'yan sa rehabilitation? Hindi, yes po. The rehabilitation is comprised of all the terminals sa ating NAIA complex. Malapit na magsimula, hindi ba, Attorney Chris? The turnover, the tentative date is September 14. It will be turned over. The operations and maintenance of our terminals will be turned over to the new NAIA Infra Corporation na po. Kaya siguro may inahaya na lang yung tulo. Ganun ba yan? Bahala na muna magsakumpulin. Hindi, hindi, di ba? Kailangan ma'am, let me clarify that, ma'am. Po, hindi po talaga ganun. Hindi po ganun ang ugali ng ating general manager, very Eric good. Ines. Very good. Meron po tayong ongoing waterproofing ng Terminal 2. But as you know, in any waterproofing po, kailangan mo ng you araw. You only really determine kapag may tulo, kapag umuulan na po. Eh, may no? Water so, testing na we have substantially reduced the water leaks in Terminal 2. Yung nga po, we're still really working on it. Lahat po ng nakikita naming leaks ngayon have been sufficiently marked and will be addressed properly dapat, in the next campaign. Dapat daw kasi gawin ng parang Jewel Changi. Hayaan nyo na lang tumulo pero waterfall ang itsura. Oo. Lagyan nyo na lang bato-bato. Parang gawin yung feature. Water Jewel feature. Changi. Anyway. Attorney Chris,
thank you po ha, sa paabisa po kung ilan pa po yung mga suspended flights. At abangan po namin yung kung may notice na rin po na nag-resume na yung mga ibang flights. In the meantime, salamat po, Attorney Chris. Ingat po. Thank you very much for the opportunity. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.